Bago dumating ang mga Kastila, ang Pilipinas ay nahahati sa maraming mga kaharian tulad ng Cebu, Mactan, Tondo. Ang mga lugar na ito ay may suberenya, may sariling tradisyon at paniniwala. Isa sa mga kahariang ito ay ang Sulu na huling sumuko sa mga Kastila. Maraming beses nagtangka ang mga Espanyol sa kupin ang Sulu. Ang pinakauna dito ay si Captain Rodriguez de Figueroa na inatasan pigilan ang mga Moro Raiders na sumasalakay sa Kabisayaan. Pero mas madali itong sabihin kaysa gawin. Isa sa pinakamatagumpay ay si Sebastian Hurtado de Corcuera, isang veteranong sundalong Kastila na lumaban sa Netherlands. Bit-bit ang 2,000 sundalo, 800 dito, galing pang Peru. Sinalakay nila ang Sulu. Matagumpay na tinalo ni Sebastian Hurtado de Corcuera ang mga Moro, pero marami ring namatay sa kanyang mga tauhan. Kaya napuwersa din siyang makipag-usap sa mga ito. Nakipagkasundo ang mga Kastila at tumayo sila ng sarili ng base militar sa hulo. Pero agad din nabasura ang kasunduan nang umalis sila 8 taon pagkatapos ng unang digmaan. Pero noong 1876, ang pinakamatagumpay na kampanya laban sa mga taga-hulo ay ginawa ni General Jose Malcampo. Noong panahon na iyon, ang Sulu ay isang independenteng kaharian na pinamumunuan ni Jamalul Kiram I. Ang lolo ni Jamalul Kiram III na tumakbo ng 2007 senatorial elections at ang pasimuno sa Sabah standoff noong 2013 kung saan 235 royal bodyguards ni Kiram ang sumalakay sa Lahad-Datu, Sabah, Malaysia. Ang pag-uusapan natin dito ay ang digmaan ng kanyang lolo laban sa mga Espanyol sa loob ng higit 300 taon ng pamamalagi ng Espanya. Naging sakit nila sa ulo ang Sulu. Ayon kay General Jose Malcampo, ang pagiging independyente ng Sulu ay isang malaking kapangahasan at pagbabastos sa kapangyarihan ng Espanya. Nakita din ni General Malcampo kung gaano kayaman ang Sulu. Na noon ay may pearl and shell industry na pwedeng pagkakuhaanan ng buwis ng mga Kastila. Meron ding komersyo sa Malaka at mga Chino. Ang illegal slave trade din noon ay buhay, kung saan binibenta ng mga pirata ang mga nahuli nilang tao sa Visayas. Kung bagae, booming ang kidnapping at slave industry noon. Idagdag mo pa dito ang mga Moro Raiders na madalas sumalakay sa Negros, Panay, Masbate at Western Cebu. Kasama sa misyon ni General Malcampo na kilalanin ng mga Moro ang soberenya ng Espanya. Gusto rin ni General Malcampo magkaroon ng formal na kalakaran ang mga Moro at mga Kastila at gawing Kristiyano ang mga Muslim tulad ng ibang mga Pilipino. Dahil sa laki ng nakasalalay, nag-organisa si General Malcampo ng malaking pulutong para kubkubin ang Sulu kasama ang 1,000 sundalong Kastila, 200 gwardiya sibil, 800 mandirigma galing Zamboanga, mga mediko, inhenyero. Nasa kabuuan ay umabot ng 9,000 tropa. Idagdag mo pa dito ang 21 barko at 10 barkong pandigma. Nagtungo sila ng February 20, 1876, papuntang Sulu. Matapos ang isang araw, dumaong sila sa Patikul. Noong February 21, 1876, 6 na kilometro ang layo sa hulo. Sinalubong sila ng puwersa ng mga taga-Patikul, pero agad nila itong nagapi sa kanilang dami at lakas ng armas. Ang mga taga-Sulu noon ay armado din ng makabagong armas galing China at Malaka. Pero hindi ito sapat para pigilan ang puwersa ng mga Espanyol. Matapos talunin ang mga taga-Patikul, sinubukan ng puwersa ng Espanya dumiretso papuntang hulo na 6 na kilometro lang ang layo. Pero hindi sanay sa klima at teritoryo ang puwersa ng mga Kastila kaya sila ay lumiko sa Tandu Beach. 3 kilometro lang ang layo sa hulo. Naghanda ang mga puwersa ng taga-hulo. Pero gaano man ang kanilang handa, noong February 29, 1876, binomba ng mga barkong pandigma ang hulo. Kasabay nito ang land invasion. Ganun paman, madugo ang labanan ng dalawang puwersa. At pagkatapos ng 1 araw na labanan, tuluyang nagapi ang puwersa ng hulo. Nagpulasan
ang mga mandirigma ng Sulu at pumunta sa mga karatig bayan. Pero di nakontento si General Malcampo na makuha lang ang Sulu. Alam niya na kailangan niya rin paluhurin ang mga karatig isla. Kaya noong March 6, 1876, sinalakay din niya ang lapak kung saan sinunog niya ang mga kabahayan at barko ng mga resident. Ganun din ang ginawa niya sa Parang at Mayumbong. Dahil sa tagumpay ni General Malcampo, binigay sa kanya ang titulong Count of Hulo. Pagkatapos wasakin ni General Malcampo ang mga bayan sa Sulu, tinugis naman niya ang mga pirata sa Buwan, Mapaid, Balimbing at South Uban kung saan sinunog niya ang kuta at armas ng mga pirata. Nagtayo ng malaking kampo ang mga Kastila sa Hulo at mga barracks sa iba't ibang panig ng isla. Patuloy ang labanan. Hindi panatag ang pananitili ng mga Kastila sa loob ng Hulo dahil ang kanilang kapangyarihan ay nasa loob lamang ng kanilang kampo. Ang mga dato ni Jamalul Kiram ay nanatiling tapat sa kanya at ang kanilang mga mandirigma ay patuloy na hinaras ang mga Kastila. Hindi makalabas ang mga Kastila sa labas ng kanilang kampo. Patuloy ang maliliit na labanan sa Sulu. Sa katunayan, di kinailangan i-organisa ng sultan ang pag-atake sa mga Espanyol. Bawat pagkakataon, mabawasan ang numero ng mga Kastila. Ginagawa ito ng kusa ng mga mandirigma ng Sulu. Ang mga barracks ay paulit-ulit inaatake ng mga mandirigmang Moro. At noong February 25, 1877, inorganisa ni Jamalul Kiram I ang malaking opensiba laban sa mga Kastila kung saan 2,000 mandirigmang Moro ang sumugod sa kampo ng mga Espanyol sa Hulo. Agad naman itong napigilan ng mga Kastila. Noong sumunod na taon ng 1878, sinangla ni Jamalul Kiram I ang Saba sa British North Borneo Company. Pero tutol dito ang mga Kastila dahil ito daw ay illegal. Sa kanila daw ang Sulu at ang Saba, Malaysia. Walang karapatan si Kiram na ito ay isang la sa mga Briton. At dyan na nga po nagsimula ang gulo sa Saba. 2 taon pagkatapos ng digma ang Moro at Espanya, tuluyang sumuko ang Sultanate of Sulu. Pero bago sumuko, ang Sultan at ang kanyang mga dato kay King Alfonso XII, marami ang kondisyones. Isa sa mga probisyon ay sasahuran ng Espanya ang Sultan of Sulu ng 2,400 Mexican pesos at ang kanyang mga dato ng 700 to 600 pesos depende sa lakas ng impluensya ng isang dato. Nakapaloob din na ang Sultanate of Sulu ay magiging independyente sa mga Kastila. Hindi sila magbabayad ng buwis at hindi sila isasama sa polo o sa pilitang pagtatrabaho sa mga Kastila. Sa pangkalahatan, lugi ang mga Espanyol sa pagsakop ng Sulu. Hindi na kontrol ng mga Espanyol ang pearl at shell industry ng Sulu at ang inegosyo ay hawak ng mga Chino. Meron pa ring otonomiya ang lugar. Isang malaking pagkakamali ang pagkubkob sa Sulu ng mga Espanyol. Magastos at madugo. Nagtagal ang mga Kastila sa Sulu hanggang matapos ang pag-ukupan nila sa Pilipinas. Isa naman sa kagandahan ng pananatili ng mga Kastila sa Sulu ay napigilan nila ang mga pagsalakay ng pirata sa Visayas. Natigil din ang slave trade sa Malaka. Nakontrol din ng mga Kastila ang pier ng Sulu kung saan sila ay nakakuha ng buwis. Sa paglagi ng mga Kastila sa Sulu, naobserbahan din nila ang politika ng mga Moro. Iba ito sa nakasanayan nila. Palaging may bangayan, awayan ang mga datu at palipat-lipat ng kapangyarihan. Kaya masasabi natin na taga-Sulu lang ang makakaintindi ng Sulu.